What's up everyone? Dieter Kanyada nga pala. Welcome sa ating channel, Katawa Family. And welcome sa ating series, part 2 ng series natin na ano bang tawag nito? YouTube Question Series. Okay, part 2 ito. Yung part 1 na-upload natin kahapon. So, daily upload tayo ngayon sa channel natin na Katawa Family. So, ano ba itong YouTube Question Series? Ito guys ay sasagutin ko yung mga tanong ninyo, mga tanong na ilalagay ninyo sa comment section about how to make money on YouTube or about YouTube. Okay? Paano magkaroon ng subscribers, ng watch hours, paano ma-monetize, paano palakihin yung sweldo nyo sa YouTube and all. Okay? Sasagutin ko yan. Kaya kung meron kayong tanong about YouTube, i-comment nyo sa baba pagkatapos ng video. Okay? Panoorin nyo muna. So, bago tayo magsimula guys sa ating episode 2 or part 2 ng ating series, malaking shoutouts sa ating mga sponsors. Okay? First, si Madam or Miss Martel. Okay? Subscribe pa yun sa kanya guys. Okay? Ito yung channel niya. And kapag nag-subscribe kayo, magkakaroon kayo ng chance na manalo ng 100 pesos load from me. Okay? Ako na yung magbibigay ng load. Ang gagawin nyo lang is mag-subscribe sa kanya. Okay? Yun lang yung gagawin nyo. Ngayon, meron na si Ms. Martel ng... Meron na siyang 652 subscribers, which is good. Dagdagan pa natin yan. Pabuti natin ng 1,000 subscribers. Support natin siya. By the way, yung content niya is all about challenges. Meron din siya ditong mga health tips. Okay? Ito, abs in 2 weeks daw. At meron pang 3 days Skyflakes diet. So, sa mga taong mahilig sa fitness, gusto ng vlogs, gusto makita ng challenges and all, i-check nyo si Miss Martel sa channel niya. Okay? Ilalagay ko yung link sa description. Pwede nyo i-click or pwede nyo i-search yung pangalan niya na Martel sa YouTube. Okay? Mas maganda kasi... Para sa akin, mas maganda kasi kapag sinearch nyo yung name. Kasi, you know, parang mas iti-check nyo talaga yung videos and all. Pero, ilalagay ko na lang din yung link sa description. And guys, meron pang isa. Okay? Meron pa tayong isa pang sponsor. By the way, maraming salamat sa mga sponsor natin ngayon. Kasi, dahil sa kanila, meron tayong pag-giveaway. Okay? Load giveaway. So, by the way guys, sa mga nagtatanong dyan, sinasabi na, uy, nasa na yung mga panalo ng mga nanalo ng load and all. I-check nyo yung ating Facebook fan page. Okay, Facebook fan page kasi minsan doon namin i-announce. Okay? Or doon namin binabasa yung mga nananalo. Okay? Or i-check nyo sa ating comment section or description. Okay? Dyan ko nilalagay yung mga panalo and all. Sa mga load and all of that. Okay? So, yun. So, check nyo si Miss Martel, sponsor natin yan. And, ito pa, isa, si Miss Daisy Kwan, sponsor din natin. Kaya, marami tayong pamimigay na load ngayon. So, i-check nyo rin siya, i-subscribe nyo yung channel niya. And guys, kapag nakaabot ng 1,000 subscribers si Miss Daisy Kwan, which is malapit na kasi 980 subscribers na si Miss Daisy Kwan. Last time chineko yung channel, kalimutan ko ilang subscriber yun. Pero ngayon, malapit na siya mag 1,000 subscribers. And guys, kapag nag 1,000 subscribers si Miss Daisy Kwan, mamimigay siya ng isang Tory Burch item. Okay? Isang Tory Burch. I-check nyo na lang sa channel niya itong video niya na Tory Burch Haul and Unboxing. I-check nyo yan. And yun. Subscribe kayo guys. Magkakaroon kayo ng chance na manalo ng load din. Okay? Kagaya ni Miss Martel. And guys, meron pang bonus. Isang Tory Burch item. So, subscribe na kayo kay Miss Daisy Kwan. Lalagay ko rin yung link sa description. I-check nyo yung mga channel nila. Okay? So, ngayon. So, ito yung mga questions na nakuha ko kahapon. Yung mga para sa akin pinaka malulupit na questions na nakuha ko sa comment sa last video natin kahapon. So guys, paunahan kasi yan. So pagkatapos nyo manood ng video, comment kayo kaagad kung ano yung gusto nyong malaman or gusto nyong matutunan sa YouTube. Okay,
So, ito yung mga malulupit na questions na nakuha ko kahapon. So, paano mag-handle ng maraming channels? So, by the way guys, let me tell you about myself. Marami akong YouTube channels na hinahawakan. Okay, I have multiple YouTube channels and more than 4 years na akong nag-YouTube. Okay? And marami na akong channels na nahawakan and currently marami akong channels ngayon. So paano ko ba siya hinahandle? Meron akong mga editor, okay? Meron akong editor and naghahanap din ako ng mga freelance writers, okay? Freelance freelance video creators, freelance content creators. So naghahanap ako ng mga freelancer, guys. Binabayaran ko sila ng sa price na gusto nila. Okay? So for example na lang, naghahanap ako ng mga freelance voiceover freelance writer na nagsusulat ng mga content and binabayaran ko sila every output na magawa nila. So for example ah, voiceover. So may nabayaran ako voiceover 200 pesos for every voiceover. So meron akong binibigay na script, okay, which is binili ko yung script na yon from content creators. Pinabasa ko sa voiceover and minayaran ko siya ng 200 pesos. Okay? So hindi naman siya overwork kasi yung voiceover yung script is konti lang, hindi siya sobrang haba. Konti lang siya and then binasa lang niya using her voice and then binayaran ko siya ng 200 pesos. And hindi siya professional voiceover artist. Okay? Normal na tao lang siya. As long as meron kang at least magandang boses or clear na voice, pinabasa ko lang sa kanya and then yun na. Wala na akong reklamo kung pangit man yung pagkabasa, yung intuition or kahit ano, kahit halata na nagbabasa lang siya, tinanggap ko pa rin, binayaran ko pa rin siya ng 200 pesos. Okay, so isang freelancer ko siya. So, yun yung mga ginagawa ko and then meron din akong editors. Okay, so pinaka-importante sa akin is editors. Okay, kasi sila yung gumagawa ng videos and para sa iba, para sa script ng video and para sa voiceover, nagpi-freelance ako. Okay? Pero guys, kung napapansin nyo, hindi ko pinapakita yung iba kong mga channel. Okay? Hindi ko pinapakita yung iba kong mga mga channel kasi secret lang sila. Okay? Kasi parang business kasi yan. Okay? Hindi mo parang ilalahad talaga kung ano yung talagang ginagawa mo sa business mo. Kasi nga, merong pwedeng magkopya or pwedeng isabotahe yung mga channel mo, ganun. So, hindi ko pinapakita lahat. Pero meron akong ibang mga channel na pinapakita, kagaya ng Ulap Stories, kagaya ng Pera Apps, yung Ma'am Discarte. Yun, pinapakita ko. Pero yung iba, kung pang mga channel na ginagawa ko pa, tinatrabaho ko pa para lumaki, eh hindi ko pa pinapakita. Okay? So, yun. Importante din kasi yun. Kasi guys, meron kasi tayong tinatawag dito na yung mga tao na i-re-upload yung mga ginagawa, gagawin mo. Kasi ganito kasi yan, guys. Kapag meron kang isang channel, and then pinaghirapan mo yung content sa channel na yon, and then bago pa yung channel na yon, for example 1 week pa lang and meron kang in-upload na mga gandang content, pwede yon kunin ng ibang mga creators. Okay, kukunin nila, i-re-upload nila sa channel nila, and then yung channel nila is ano na, solid na yung channel na. For example la, ito bibigyan ko kayo, meron akong channel na 300 subscribers. And then, ag-upload ako doon ng mga gandang content. Okay, binayaran ko yung content. Nagbayad ako ng editor para magawa yung content. And then, merong isang channel na meron ng 8,000, 10,000 subscribers. And then, kinuha niya yung content ko. Okay, and then, nag-re-upload sa channel niya. Okay, nire-upload niya yon yung content ko. And then, guys, wala akong magawa. Kasi nga, 300 subscribers pa lang ako. And then, hindi ko siya ma-report. Okay? Ma-report ko man siya,
hindi ako papanigan ni YouTube. Kasi nga, nasa 300 subscribers pa lang ako. Okay? Kaya, hindi ko sinasabi lahat ng mga channels ko dito sa inyo. Okay? Hindi ko sinasabi lahat. Kasi meron kasi mga tao na iti-take advantage ka or isasabotahe yung channel mo. Kukunin lahat ng content mo and then i-re-upload sa channel nila. And then, dahil solid na yung channel nila, marami na silang subscribers, wala kang magawa. Okay? Wala kang magawa. Kasi nga, yung channel mo is maliit pa. Kaya guys, payo ko rin sa inyo, kung gagawa kayo ng content, make sure na lalagyan nyo talaga ng logo, dapat i-ano nyo talaga na sa inyo yung content and all. Gawin nyo talaga ng paraan. Kasi meron mga ibang mga YouTubers dyan guys na malaki na and iti-take advantage yung mga maliliit na channel and then kukunin yung mga content nila. Kasi meron kasi yung ginagawa guys na hindi lang, for example, meron kang ginawang magandang content. Okay? Isang commentary na content. Okay? And then kinuha ito ng malaking channel. Ang gagawin nila, hindi lang nila ito i-re-upload. Ang gagawin nila is i-edit nila ito and pagmumukain nila na sila yung may gawa. Okay? I-edit nila ito and pagmumukain nila na sila yung may gawa. And then, yun. I-re-upload nila sa channel nila. It's either i-edit nila yung video or nanakawin nila yung script mo. Okay? Nanakawin nila yung script mo and then gagawa nila ng video. Ganun. Basta guys, may mga ganung kalakaran ngayon sa YouTube guys na nagnanakaw sila ng content. So, yun. Kaya hindi ko pinapalabas or pinapakita sa inyo yung iba ko pang mga channels. So, next naman natin guys is next question natin is yun, yung paano mag-handle ng maraming channels. Sana naintindihan nyo yun. Mag-hire lang kayo ng mga tao. Okay? Kung kaya nyo na. Kasi ako, kaya ko na kasi meron akong malaking channel. Sumasweldo na ako dito sa Katawa Family. And yung sweldo ko dito is pinabahagi ko rin sa iba. Nagsusweldo ako ng editors para gumawa ng content. Para sa akin din and para sa iba ko pang mga channels. So, next question is, ano yung mangyayari kapag di mo naabot yung requirements? So, ang mangyayari dyan guys is babalik lang siya. Okay? For example, in 1 year, hindi mo naabot yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 1,000 watch hours. Ang mangyayari is babalik lang siya. Okay? From the start. Okay? Kailangan mo ulit umabot. For example, 500 subscribers ka na and then yung watch hour mo is 1,000 and then hindi mo na abot yung requirements in 1 year or 12 months, mangyayari dyan, kailangan mo ulit magkaroon ng 1,000 and 4,000 watch hours. So, madadagdagan, kailangan mo na magkaroon ng 1,500 subscribers and 5,000 watch hours kasi nga hindi mo na abot yung requirements in 12 months. Parang babalik lang siya sa dati. Pero guys, para sa akin na, kung seryoso ka talaga sa YouTube, hindi yun mangyayari. Okay? Kung seryoso ka talaga sa YouTube, nag-upload ka regularly, 3 times a week or 1 video every day or 2 times a week, maabot mo talaga yung requirements in 12 months. Okay? Hindi yung mangyayari na para sa akin malabo yun. Especially pag seryoso ka ay nag-upload ka ng videos regularly. Kasi guys, kapag nag-upload ka ng videos regularly, ang mangyayari dyan, merong chance or malaki yung chance na isang video mo mag-viral, at least magkaroon siya ng 20,000 subscribers. Okay? Sa 1 year na yan. Meron kang video na mag-viral. Trust me, sa 1 year na yan, meron kang video na mag-viral. Kahit pangit man yung video na yun, mag-viral yun in 1 year. Okay? Hindi mangyayari na hindi mo maabot yung requirements. Kapag nag-regular upload ka or naging consistent ka or naging seryoso ka. Okay? Kasi guys, kapag seryoso ka sa YouTube, every single day, maghahanap ka ng paraan kung paano mo madagdagan yung subscribers mo and watch hours. Kung seryoso ka talaga, di ba? Maghahanap ka every single day. Yun yung tatrabuhuin mo. Maghahanap ka ng mga tips, hacks, and all. So, yun yung ginawa ko kasi. So, next na question natin is ito number 3. Ano dapat gawin para makakuha ng maraming watch hours? Kagaya ng sinabi ko kahapon sa previous video ko, kung hindi nyo pa napanood, please watch it. Ang kailangan natin gawin
meron tayong dalawa. Okay? First is mag-upload ng viral content. Okay? Mag-react tayo sa mga nagva-viral na videos. And second is mag-upload tayo ng mahabang videos. Okay? Meron ako papakita sa inyo. Meron akong mga videos dito na tigwa 1 hour. Okay? Isa ito sa mga nakatulong sa aking watch hours. Tignan natin dito sa baba. Okay. Try natin. Ito pala. Ito mga live video ko, tigwa 1 hour yan. Pwede nyo i-check sa sarili nyo. 1 hour yan. Okay, 1 hour and ito 1 hour and 42 minutes. 1 hour and 14 minutes. So, tigwa 1 hour, nakatulong ito sa aking watch hours na mapadami siya. Okay? Kasi kahit 1 hour na video and then nagkaroon ito ng kahit 6,000, 8,000 views, okay na yung watch hour mo. Kasi 1 hour yung video mo eh. Maraming watch hours yung makukuha mo sa 1 hour na video. So yun, yung mga sagot ko sa tanong ninyo. I hope nasagot ko ng maayos. Okay, para maintindihan lang ninyo. So guys, bukas muli, kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang. And bukas sasagutin ko yan. So, limited lang yung oras natin ngayon. 16 minutes na. So, guys, see you on the next video. See you tomorrow. Daily upload. Sana bisitahin nyo ako every single day. Okay? Magkakaroon kayo ng knowledge sa akin. I-share ko yung mga natutunan ko about YouTube. So, bisitahin nyo ako every single day. Peace out!